Katawayan nila yun. Pero, ang naging decision ni Sir doon, mag-election kayo kung sino ang magiging first nominee, second nominee, at saka third nominee. Natalo, si GS nanalo, pero doon sa haba rin ng kabudas-budan ni Pao de Dios, saan ka naman makakita, may tatlong chapter tayo sa Hong Kong, hindi may tatlong anniversary yun. O tatlong beses siya sa loob ng isang taon, laging nasa Hong Kong. Samantalang yung maliliit na chapter dito sa mga probinsya ng Bicol, tama, Visayas at Mindanao, hindi siya pupunta roon. Alam niyo na kung bakit. Pero nakapunta po sa amin sa Paracal. Ay, buti naman, buti naman. Kaya lang, alam niyo na rin yun. Anyway, tuloy lang ho natin ito. 2013, tinanggal si Founder Boy. Dahil hindi na rin masikmura. Alam ni GS lahat yun, may problema. Ipinalit si James Layon. Ayan, wala naman yun. James Layon, ipinalit si Supremo Jack. September 21, 2013, bumaak na sila Founder George, sila Arab. Kung saan yung Tacloban incident sa binabanggit nila. Nag-regional assembly sila noon. Anim lang yung dumating, lima o anim na region. Tinawag nilang national assembly. Ito kasi, pag regional representative, labi dito region ko yan. Tama? Dito, nag-assembly sila anim. Tapos, pilit na pinaiki yung mga pirma o electronic signature ng majority nito. Na kung saan, doon na tinanggal si GS at si Arab na yung Grand Supremo nila. Isa, sa legalidad, mga abogado, abogadong mga walang ya, imamanay-obra mo yung tamang bilang, di dapat siyang man lang ang dumalo para tawagin mong national. Tama ko. Ganon, inayaan lang natin, in-expelled sila. Ang masakit, 2014. Kung maalala nyo, unting-unting nadudurog yung KGBI at pang-hat guardians na. Tama po ba? Apo po. Yung bisita po namin niya si Chief Blake. Gusto sumama kami sa kanila. Diba? Ikaw man si GS, pinaghirapan ko yan yung job mo pa. Tuturukin mo. Pili, hindi ko iniwan yan. Kinanlong ko yan halos sa buong buhay ko. Tapos, pangkat guardians na yan. Diba? Masakit din para sa kanila. Anyway, wala nang hindi naman, talagang sabog na siya, kaya nag-take over na ho at ako na yung in-appoint na Secretary General noong November 2014. November. Diyan ako umikot, ang inuuna ko, Bicol, sino yung nakasama ko sa Legazpi? Sa pili, kayo, no? Yung dala ko yung ID machine, tama? Dahil nung mga panahong ito, ang dami nagpapa-ID, hindi naman nakakarating sa NHQ. Tatlong beses, apat na beses, limang beses ang nagbabayad. Wala pang ID. Wala pa yung ID. Hindi lang naman sa Kabikulan yon, sa buong Pilipinas yon. Yun yung naging problema nito eh, hindi nila naayos. Kaya yun ang unang ginawa ko, kahit may bayad, eh at least, andyan na. Di ba? Nagbayad yung tao, ayan na yung ID nila. Yun, 20, ang ipinilit na namin noon, yung ng 2015, yung National Convention sa Santa Rosa, sino nakapunta sa inyo? Yun na, ito pa rin yung istruktura noon. Nakipag-away na ako rito. Ginit-git ko na yung istruktura na ito. Sabi ko, hindi na kailangan ang regional representation. Bakit? Dahil sa kasaysayan, ang regional leader
ay naging kahulang ng mga oportunista na kapag hindi nakakuha ng konsesyon, nagpapaksyon. Sino-sino ba yun? Okay. Doon sa una, Juan Ganap yata yung nauna. Juan Ganap. Hindi pala, ang nauna si Kernel Briones. At yung NCR president yon, yung isa NEC representative ng NCR. Kumapit sa Bicol yon, yung Guardians Elite. Tapos, nabibigay lang. Tama. Na naman, deport. Sumaksyon na yun. Bago yung 2021. Grabe. Yung GS. Sila mao, makahiya. Pinaglalaban na niya. Dalo, hindi, isa lang. May position dito, NEC na Region 4, si Lizaso, Region 4 President. Kasama yon. Si Jam, Presidente ng Laguna. Ah, sorry, si Aris pala, si Aris. Ang Presidente ng Laguna. Kasama si Father ng Central Luzon. Sila Ronda, hindi naman sila original dyan. Minakasama sa Bulacan, minakasama yung kung saan-saan na kung titingnan mo, eh, dito lang naman unang gagaling. Saka dito. Sumunod, yung 2013, yun na nga, si Founder John, si Arab, Region 1, yung kasama doon, yung regional president ng Region 1, si Sis. Anyway, limut ko na eh, no? Mga pangalan. Dahil dapat lang kalimutan. Tapos, si Arab ang posisyon NEC representative ng Region 1 at Vice President for Luzon. Si Founder Explorer NEC ng Region 8, Vice President for Visayas at nag-acting Secretary General pa. Si Butchoy, tapos sa Mindanao, marami nang nawala. Si Butchoy, Vice President ng Region, Vice President for Mindanao, NEC Representative ng Region 10. Kasama na nila sila Hawk ng Region 7. Basta yung ano, yung magkakasabuat na ayaw umalis sa posisyon. Dumaak. Nagtayo. Minalangya. Yung ating organisasyon. Ang kinawawa ay yung mga nasa local. Kalituhan. Yun yung nangyayari ngayon. Naririnig ko. Ang hinanap posisyon. At least yun yung unawaan natin. Kaya nung 2015, nung nakikipakbaka na ako sa NEC, yan, sila Ronda, sila Berhen, sila Bulabog, Atty. Debes, Atty. Debes. Hindi naman sila nanalo sa atin dahil kita naman talaga nila. Di ba? May nagtaksil ba sa baba? Wala. Wala. Katunayan, alam nyo yung natirang original sa NEC na hanggang ngayon hindi tayo iniwan. Fiscal tayo. Tama? Regional president. Kinamatayan niya, hindi tayo iniwan. Big Mama. Yes. Dalawa na lang ang natira dyan. Lahat ko, winalangya tayo. Ubos. Yung dalawang Bicolano lang sa pagmamahal kay Sir, di ba? Yun lang ang naiwan. Ay di wala namang nagawa sa akin yung mga NEC representative sa debate. Ang nag-preside si Supremo Red, hindi na nahati yung ano, yung council, ano? Ibig sabihin hindi na pinagbotohan. Matik inaccept nila. Ito na yung itsura noon. Kaya lang, anumang ambyenda o amendment sa saligang batas ay
may transition period. Hindi pwedeng 2015, March, April, ito na yan. May 3 years transition. At napagkasunduan yan, 2018, yung Baguio Convention, ayun na yung effectivity. Oh, sir. Nang yung